guys, nandito ngayon tayo sa isang stopover, Gasol Station. Kasi sobrang lakas ng pag ito. Papunta tayo ngayon sa Alhasa. Punta tayo sa greatest civilization of Saudi Arabia. Guys, nandito na tayo. Good morning. Eto na. Nasa city na tayo ng Alhasa. Time check. 8:50 na ng umaga. Umalis kami is bandang mga 6 a.m. kami umalis. Eto, nasa Alhasa na kami. Eto, nandito na kami, papasok na kami sa tinatawag na pillars ng Judas Cave. Parang masonically lang, pillars. Guys, sabi nila, dito daw nagpakamatay si Judas nung nag-betray siya kay Jesus Christ. Dito siya pumunta sa lugar na to. Then, may dalawang verse or book ang New Testament. Ito ang Matthew. Ang nangyari dito is, ang ginawa daw ni Judas dito is binayaran siya, di ba, kasi nag-betray siya. Then, pumunta siya sa lugar na to para magpakamatay at magdikte. Nagdikte siya. At may isang book pa, which is Book of Acts. Sa Book of Acts naman, ang ginawa ni Judas is bumili siya sa isang lugar kasi ang tawag nila dito is libingan eh. Then sa Book of Acts, ang nangyari is na nahulog siya at namatay siya parang aksidente. Guys, samahan niyo ako dito sa napaka-narrow na daan. Grabe tong... Wow! Guys, nakikita niyo ba yung nasa likod ko? Ang galing nito, ang ganda. At yung klima is tama sila. Yung klima dito is napakalamig. At hindi naman ganun kalamig, pero ano siya, maaliwala siya.
eto, papasok na kami. Hindi namin alam kung saan kami papunta, pero mas maganda habang pumapasok ka is mas magaganda yung limestone na makikita mo. Oo nga pala, ang sabi nila kaya limestone to kasi noong mga panahon daw is nakasubmerge to sa tubig. Ibig sabihin ang limestone is nabubuo lamang sa mga creatures underwater. Ibig sabihin is kaya siya white, kaya siya ganyan kaputi. Habang pumapasok tayo, lalong nagiging masikip yung daan, pero habang pumapasok naman is mas maganda yung makikita natin. Punta tayo sa pinaka dulo na to. Hindi natin alam, pero oops! Merong parang maliit na kuweba. Subukan natin kung makakapasok tayo. Oops! Grabe! Oops! Shit! Wow! Guys! Nandito ngayon tayo sa pinakaloob. Parang heart na to ng lugar na to. Makikita nyo, nag-i-illuminate yung liwanag from the sky dito sa kuweba. Ito guys, diba na tayo? Napaka-naraw ng lugar na to. Pero at least napasok natin, diba? Guys, so nga pala sa lugar na to, napakadaming hidden camera. Kasi nga, under ng UNESCO at napalagay sa list ng UNESCO 2018 ng lugar na to para maging may preserve at para maging tourist spot ng Saudi Arabia. Tingnan natin. Kaya kayo, kung kayo is taga Saudi Arabia, nasa Riyadh kayo, pumunta kayo dito, bumaba kayo para makita nyo ang ganda. Guys, alam niyo ba, merong haka-haka na kapag nakarinig ka daw ng tunog ng pera, bariya, or may nagsusulat, ibig sabihin, pumeperma daw si Judas Iscariot that time. Yun lang naman yung haka-haka, ibig sabihin din sa mga kasama mo, may maghuhuda sa'yo kapag may nakarinig ka nun dito. Eto, papasok na naman tayo. Pero yung mga haka-haka naman dyan, hindi natin alam kung totoo ba or dito ba talaga nagbikte itong si Judas Iscariot during that time. Kasi nga, pinagkalulo niya si Jesus Christ during that time at pumunta daw siya dito para dito siya nagbikte sa lugar na to. Pero wala nakakapagsabi dahil hindi naman natin alam ang katotohanan, di ba? Pero anyway, napakaganda ng lugar na to at napaka-peaceful, syempre. At unang-una is talagang rock and roll dito, ang daming batotol. Guys, alas next floor na natin. Then, check natin yung ibang daan kung ano meron na naman. Ito tayo sa kabila. O nga pala, tinatawag doon itong mga libingan or kung saan yung mga namamalay dito sa libing. Bumibili sila ng malalaking area tulad nito para dito sila ihimlay. Awang ko kung totoo yun, hindi natin alam, nabasa din natin, pero yun ang storya sa New Testament. Guys, alam nyo ba kung bakit puti ang color ng mga stone na to? Kasi during that time daw, nakasubmerge ang lugar na to sa tubig. Kaya naging limestone siya. Naro na dito. Wait lang. Thank you.
guys, nandito na ngayon kami sa Judas Cave, pero mas kilala to sa Jabal al-Kura na tawag ng mga lokal. Siguro mga Pilipino lang ang nagsasabi na Judas Cave to, pero hindi natin alam kung totoo talaga. Pero tingnan nyo kung gaano siya kaganda. Sir Gilbert, anong masasabi mo sa nakita mo? Ah, sulit. Daming bato. Daming bato. Sulit, sulit. Sulit. Sulit na sulit, oo. Guys, subukan namin umakyat sa taas. Sino naman ako? Tapos na yung pinuntahan natin ang Land of Civilization. Ito, palabas na tayo. Sulit naman at maganda. Syempre, Alhasa, rock and roll. Guys, ito, tapos na tayo. Syempre, shout out Frank Reed, Kuyang Frank Reed Xavier, Jean Grey ng X-Men, Desert Red Militarage number 124, Tri-Step Lodge number 99, Light of Gar number 107. Of the most worshipful Prince of Grand Lodge of Washington. Keep safe and God bless.